kaya ko din eh. Kung paano sila. Actually, short story, pandemic. Diba? Wala talagang gagawin eh. Wala ginagawa. And for almost, ngayon, 21 years old, 11 years na ako nag-volleyball. My whole life nag-volleyball lang ako. And suddenly, pandemic, nag-stop. Diba? Wala eh. Parang, wala akong gagawin. So, nanonood ako ng paano maging artista sa Pilipinas. Yeah. Tapos, doon ako nag-start bumili ng mga coats, shades. Alam mo yun, nag-acting na ako sa bahay na ini-interview ako, ganyan. Oh, you know, do I need her now? So, I'm happy na this is first press coat. Paano ka nakapunta sa BPK? Through my coaches. Mm-hmm. Kasi parang si Coach Jerome Guhit, same school sila, Sir Mark, sa UST. Which is, doon din ako nag-high school sa UST. So, yeah. Nag-meeting kami. Pinakain ako ni Sir Mark. Yeah, masarap na pagkain. Naalala ko pa yung order ko namin. Kasi ano? Favorite ko yung baby back ribs. Sa BGC to? Sa QC. QC. Ayun. So, nung kinuha ka nila as athlete, hindi pa artista? Yes, as athlete. Pero parang may... Ang tawag ko nga sa sarili ko, hybrid. Kasi parang... kumbaga sa sasakyan, gas, tsaka ano, diba? Electric. Ito, parang athlete, artist. Which is, nagawa naman si Kuya John Vic de Guzman. So, diba? Bakit nakakatawa ka? Weh? Hindi ko alam. Hindi ko consider nakakatawa yung sarili ko. Pero thank you, tingitan sa mga comment. Thank you so much. Kasama yun sa mga inaaral mo dati? Yung pagpapatawa. Hindi ko nga mas makita yung sarili ko nagpapatawa. Mm-hmm. Nakilala ka din sa ano mo stint mo sa especially for you. Paano ka napunta doon? Kumusta yung experience? Actually, wala po ako talagang idea doon sa especially for you. Eh, pero, nakikita ko sa social media, sa Instagram mo, yung mga stories ng mga friends ko na meet ko sa workshop, ganyan. Eh, showtime, nag-showtime sila. Tapos, nag-message sa Sir Mark, sa Viber. Ox ba sa'yo? Ano, sabi niya. Ganyan, especially for you. Eh, hindi ko nga alam, di ba? Nanood muna ako ng isang episode. Pinanood ko yung episode ng kaibigan ko. Tapos, ganito, ganyan. Tapos, akala ko, ako yung mga ipag-usap sa... Ako yung may ex. Ayoko! Di ba? So, as searching naman pala. So, G lang, sabi. Ano yung experience mo doon? Ako po yung na-feel. Actually, it was fun. Super fun. Kasi, hindi ang pangarap ko din yun, manood ng showtime live. Pero hindi pa ako nakakunod. Kasi ako yung nandun. Ako yung pinanood. Pero, ayun. Actually, I was caught off guard dun sa first question. Kasi, parang yung ano nga yung pinaka-biggest secret na tinago ko sa parents ko. Ayoko talaga sabihin. Wala talaga. Tapos, ayun, parang 3 seconds ata ako nang nag-iisip. Kasi, tapos, cautious din ako kasi ayoko naman yung sobrang tagal ko nag-iisip. So, 3 seconds. 1, 2, 3. 3 seconds ulit kasi nag-isip ako alternative. Eh, wala na talaga. So, split out ko na, spill out ko na. Ang sinabi ko ay, dati po, nawala pa ako sa UST. And then, bumalik ako ng Pampanga for 1 year, and sinabi ko sa sarili ko na, ayoko, gusto ko bumalik, may gusto kong patunayan, ganyan. And ginawa ko yung best ko. Actually, midway through the school year, nagko-contact na ako ng mga kakilala ko from other UAP schools para in a possible transfer, senior high. And ayun, kaya wala po talaga akong tinitirhan kasi lahat ng schools, pinag-trainingan ko. So, kung saan malapit yung school na pag-trainingan ko, kung may kakilala ko doon, tsaka ako makikitulog. Kaya yung kwento ko na wala po talaga akong tinitirhan, sinasabi ko lang sa nanay ko, hindi, may tinitirhan ako dito, binigay na ako ng dorm ng school na papasukan ko. Pero hindi ko sinasabi kung saan ako papasok talaga. Kasi hindi ko pa din talaga alam kung saan ako papasok. Pagkain ko po.
binibigyan naman po ako ng pera ng magulang ko that time. Pero sobrang limited kasi so ang mahal ng pamasahe. Lalo nag-training ako sa La Salle Subel, yung sa Alabang, sobrang mahal ng pamasahe. Very ano naman ako sa mga tao, and yung mga tao naman parang generous, kahit hindi ako nag alam yun, kahit kaya ako pang hindi kumain, kaya payat ko eh. Kung makikita nyo po yung pictures ko dati, payat na ako ngayon, sobrang payat ko dati. Kasi parang kaya akong tiisin na hindi kumain. Mga ilang taon ba? Nung nag-transition ko. Mag-grade 11, so 16 po. Ang ato huling naging independent ko? Opo, kasi 13 years old, nandito na. 12. After palarong kong Mansano Elementary, I was recruited by UST. Ayun, nasa Manila na po ako. Medyo na-addict ako sa chaos ng Manila. Alam mo yun? Yeah, I love it here. So ano nga yung pag-randoman na i-interview ka na? Nangyari yung dream mo? Ano feel ko parang, wow, artista ka na! Mga ganun. Artist, ikaw ba talaga? Parang naisip ko, ako ba talaga to? Ganyan, o panaginip lang. Pero naniniwala ako na that there's more fun. Hindi lang dito. Ready ka na? Ready, of course, di ba? Pinatagal ko pinangarap to, hindi pwedeng hindi ako ready. Pero along the way, we'll learn, syempre. Hindi pa naman ako fully developed as an artista, di ba? I'm open to learning, and with the guidance of our managers, I think I will not only good, I will do great. Ilan taon ka ngayon? 21. Anong height mo? 5'10". Kaya nga sinabog itong sinesearch mo para mag-artist. Anong bata ka ba? Walang nagsabi sa'yo? Ano, artist na? Ah, madami po! Kaya pala. Para maisip mo yun. Ang dami nagsabi. Ang dami nagsabi. Nakaka-flatter ako. Pero there was a time na meron sa school, di ba, elementary, may mga career-career ganyan. Magpapag-suot-suot ka ng kung anong gusto mong career sa... Tapos, career day sa school. Ako, bata pa. Tapos, edi dinner. Sit-down kami sa table ng parents ko. Ano bang gusto mong maging paglaki, anak? Sa ba, dentista, abogado, syempre yung mga professional na nakaka-ano, di ba, nakaka-social. Eh, syempre ako, point blank. As in, sobrang, ganun kasi personality ko eh, parang prangka talaga ako ever since. Ang sabi sa akin, ayun sabi ko sa magulang ko, gusto ko mag-artist. Tapos, yung reaction nila, ano? Tapos yung parang, marunong ako ba kumanta? Which is, hindi talaga marunong kumanta that time, di ba? Marunong ako sumayaw. Lalo na, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga marunong sumayaw. Hindi pa rin ako talaga marunong sumayaw. Tapos marunong ako ba kumarte? Parang syempre, yung the kid in me, parang nasaktan ako, pero hindi ko pa nakita. And kaya parang feeling ko, yung phase ng buhay ko nasa perfect timing talaga. Nag-start siya nung pandemic kasi na-stop lahat. So nawala yung volleyball, nagkaroon ng options, and nagkaroon ng opportunities. So, ano na lang ngayon? Pista ka na, hindi ka na who you. Reaction nila. Masaya! Parang masaya, pero alam mo yun, there's more goals eh. Lalo na, gusto kong mabigyan ng, yung iba, di ba, mga artista, gusto kong mabigyan ng bahay, mga pamilya nila. Ako gusto kong bigyan ng negosyo yung tatay. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakita. Bakit? Ano bang trabaho ng tatay mo? Actually, contractor pa yung tawag doon sa mga construction, mga truck. Ang malakikita nun. Magkasama sila ng mga pinsan niya dito. Pero syempre ako bilang mga Kapampangan, we're known for very confident and mayabang. Mayabang, di ba? I treat myself as mayabang din. Gusto ko kasi may sarili siya. Di ba? Gusto kong... And, gusto kong i-give back, and gusto kong... Meron nag-trending ngayon na movie, yung how to make millions. Gusto kong ibigay din yun. Actually, di ko napapanood, pero goal kong mapanood. Gusto kong ibigay yun sa mga lola at lola ko, both sides, habang nalito pa sila sa mundo to. Kasi, eventually, di ba, yung story nga nito kanina. Ang hirap nun eh, kasi parang gusto mong ipakita na
successful na ako, pero hindi na naabutan. Pero ayun, blessed pa rin ako ngayon kasi buhay pa sila. Yan, mawi-witness nila yung gagawin nating trabaho. Mapaparoon sila. Bilang question lang din, anong reaction mo kasi nung nakita namin yung Twitter, yung ex, nung nag-guest kasi especially for you, hinahanap ka na ng mga tao at ang daming parang nagka-crush sa'yo. Yun yung parang after nung especially for you, nung pagbalik namin sa standby area, yung cellphone ko hindi tumitigil, as in. So hindi ko alam ano unahin, wala akong ma-replyan kasi lahat, actually pati mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita, mga gano'n na nag-message, and actually hindi ko alam kung ano unahin ko noon. Hindi ko alam. Ang una kong hinahanap na message is yung nanay ko, yung tatay ko, sila Sir Mark, managers ko, and sa team, sa UE. Sila yung una ko, pero this may sound so mayabang, pero hindi po ako nabigla. Diba? Hindi po ako nabigla. Pero pag may tinatahak naman po, no expectation, pero pag mga ganyan, hindi po ako nabigla. I'm just happy sa appreciation ng mga tao. Pinaka-recognize sa labas. Yun. Meron eh. Lalo na pagka yung... Meron one time, umuwi ako sa Pampanga. Kaka-uwi ko lang after a busy schedule. Kumain kami ng family ko sa isang resto. Tapos yung receptionist, sabi niya, Sir, punod kita. Talaga, sabi ko. Talaga. Sabi ko, thank you ah, sabi ko yun. Tapos sabi niya, Ma'am, alam mo na yung sikreto niya. Sabi nanay ko, oo, mas tigas ulo niya eh, sabi niya. So, ayun, parang nakakatuwa. Pero, ano ko yun, di na rin talaga ako nabigla kasi na-manifest na nga natin, di ba? Sabi ko, Kasi sana kung may manifest ka na makatrabaho, hindi nilihin. Ako, pin-repair ko to eh, pero kasi ang dami nila. I mean, hindi siya ngayon. Parang pin-repair ko matagal na. Isip ko na siya. Madami, pero sige, magbibigay ako ng lalaki muna. Unang-una, siyempre idol ko si DJ. Daniel Padilla. Gusto ko siyang makatrabaho kahit boy-boy niya lang ako sa, alam mo yun, sa XNA or something. Basta gusto ko siyang ma-meet, maka-work. And sa babae naman, siguro maging leading lady. Siguro ito na lang, kasi ito yung pinaka-latest. Actually, bago talaga to eh. Kasi alam yung Beanie, di ba? Yeah. Sobrang sikat ng Beanie ngayon. Tapos may recent Star Magic All-Star Games. Pangarap ko din yan. Shoutout sa inyo, guys. Baka naman. So, ayun. Si Mika. Kasi, setter din siya. And volleyball nilalaro niya. Tapos number 8 siya, which is my jersey number din. So, parang nakakatuwa. As I love her hair. The red hair. I love her hair. Tapos ang galing niya pa sumayo. Siguro pwede ko siya turuan mag-set ng konti. Tapos turuan niya ako sumayo. Kanina yung mga si Mika, gustang nakita mo na na starstruck ka rin. Starstruck. Bigla akong nakapicho. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Bukod doon. Sa Showtime. Nung nagpunta ka. Hindi na po picture sa mga artists sa Showtime. Ganito ba ako? Ay! Sa ano po? Sa Vogueman launch. Kay Miss Nadine Lustre. Oh. Picture talaga ako sa kanya. Sabi ko kay Kuya Alfred doon. Talaga ako papayag. Di ako makapicture dito. Sabi niya. Sige. Tatapangan ko na anong pre. Sabi niya. Picture tayo. Picture mo din ako ha. Sabi niya. Yeah, yun. Si Miss Nadine. Yeah.